Ano po ulit, madam? Sabi po ng hostage na willing po siyang magsampay ng kaso sa inyo. Pwede ko po malaman kung magiging ilan po ang gano'ng po katagal na magiging existensya ko po? Mga ano po, 10 taon. 10 taon? Oh no! Makakalaya pa rin po ba ako? Oo naman sir, basta willing kayong magbagong buhay. Ako po, gustong-gusto ko na po magbagong buhay talaga, madam. Kunwari! Kapag-alal na lang ng maskara niya, sir. Ako, makikilala tayo. Patay tayo dyan pag tinanggal ko ito, makikilala tayo mga chong. Nakadikit na po kasi sa akin yung maskara ko, madam. Hindi ko po mo kasi matanggal ito eh. O sir, parang pangit na pangitain po yan ha. Paano po ba? Ano pong kailangan ko pong gawin, madam? Flex nilang po yung key. Sige po. So ito mga chong, kailangan ko na po tanggalin yung maskara ko. Sabi ni Miss Libby, paano kaya ka mag-identify ako ni Miss Libby? Sir, lapit po kayo at sige po. Po na po kayo. Okay po. Hindi ko na po kailangan tanggalin yung maskara ko, madam, no, kasi hindi ko po matanggal, nakadikit na po. Oh, may ano pa kayo, droga pa kayo sa katawan. Binigay lang po sa akin yan, madam. Confiscated weed. Tapos may confiscated din po na siya po. Sensan niya dun sa bilibid. Mga ilang taon po ba yan, madam? Mga 10 taon po ko talaga 10 kayo doon, sir. Sige po, tatanggapin ko po, madam. Huli na tayo eh, di ba? pag nakulong na tayo, tatanggalin na natin yung voice changer natin. Ay, nako. Pero ang importante ngayon, dapat hindi tayo ma-identify ni Miss Libby, no? Kapag nakalimutan niyang patanggal sa akin yung maskara ko, hindi niya tayo makikilala, di ba? Ako po'y pupunta na po ba si Bilibid, madam? Apo, papadala ko na po kayo sa Bilibid, sir. Handa na po ba kayo? Handa na po ako. Pwede po bang mag-ano na lang po ako? Mag-community service? Ako, sir, hindi po pwede hindi yun. Hindi po pwede. Na-trauma po yung buntis niyo na ano? Na-hostage. Sige po. Sige po, sir. Sana po ay magbago po kayo. Yes po, magbabagong buhay po. Ay, naku. Eto na. Boom! Pinipicturean po tayo. Guys, kung makikita niyo yung mukha ko, nakamaskara pa rin po tayo. So, hindi po tayo na-identify. Hindi tayo na-identify. Ayun, mga chong. So, tatanggalin ko lang yung voice changer ko. Okay. So, andito na po tayo sa Bilibid. Kung makikita nyo naman po yan. Sino ba mga inmates ko dito? Bakit ako lang mag-isa? Oh my goodness! Paano to? Wala po akong makakausap dito. Tapos 10 taon po ako na nandito. Anong gagawin ko dito ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Tapos pilay-pilay pa ako. Bakit yung ganun yung mga pulis? Hindi man lang ako dinala sa ospital, di ba? Para may chance tayong tumakas, di ba? Kaso ngayon, nandito po tayo sa Bilibid at wala po tayong kausap. Malungkot! Ang buhay sa rehas! Ito, may kita nyo po. Press E to open door. Wow, pwede ba tumakas? So, prison work security. Okay. So, kapag prison work, kinlik ko to. Anong meron dito? So, magtatrabaho ako dito. Ayoko, di ako nagtatrabaho. Maglalakaw ako. Billionaire gang to, hindi po ako nagtatrabaho. Balik na lang tayo sa rehas. Ayan. Ay. Sige, mag-ano na lang po tayo. Mag-Bilibid tour na lang po tayo, mga chong. Bilibid jail tour na lang po tayo, mga chong. So guys, kung makikita nyo, meron po tayong 4 na kulungan po dito sa kanan ko. Tapos dito, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dito, 5 kulungan. Tignan nga natin kung maayos yung higaan dito. Sige nga. Po nga tayo. Uy, mali. Mali. Ano ba yan? Tignan nga natin kung maayos. Medyo malambot naman, no? Tapos may mga sink pa tayo dito. Tapos dito yung mga itlogan natin. Siyempre, dyan tayo mangingitlog, no? Ang buhay sa Bilibid. Tapos guys, kung makikita nyo, meron pa po tayo ditong CCTV na kitang-kita po talaga yung ginagawa ko, mga chong, no? Ang pinagtataka ko lang, bakit ako lang mag-isa dito? Bakit wala akong inmate?
Ano to? Ako lang ba ang criminal sa Los Santos? Ako lang ba? Pero ang mahalaga doon mga song, hindi po nila ako na-identify na ako yung nagkakarnap dahil sobrang bigat po na kaso noon. No? Sobrang baka ilang taon po ako nandito. Once na malaman po nila yun. So ngayon, magpapatugtog na lang po tayo. E-press E-guitar. Ayan. You know? Yeah. Ay, nako. Ang buhay sa kulungan. Nakakaburyo. Anong gagawin natin dito ngayon? Kumatok na lang tayo. Pumunta tayo dito sa security. You don't have a key to go here. Okay, so visitor. Dito tayo sa visitor. Okay, so ano meron dito? Wow, wow. So pwede akong bisitahin ng mga billionaire gang dito. Shoutout sa mga billionaire gang. Please bisitahin nyo ako dito. Magbabago na po ako. Magbabago na ako. Ayan. Please. Please. Pwede ba akong tumawag dito? Tatawagan ko lang yung billionaire gang. Mga officer, please, magbabago na po ako. Walang sumasagot sa akin mga chong. Bumalik na tayo. Anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? Dahil medyo matagal-tagal pa tayo dito mga chong, mag-ano muna tayo, mag-exercise muna tayo. Ayan, push up. Ayan, 1, 2, 3, 4. Grabe, umuubo pa. 5, come on. 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, tama na. Ang sakit nun ah. Ang sakit nun. Ay, lako. Ang hirap po ng buhay dito sa kulungan. Talagang pinapanood po nila ako dyan. Oh, nila Miss Libby. Pinapanood ako dyan sa CCTV na yun. Oh. Sina-shoutout ko yung mga gustong gumaya sa akin na maging kriminal dyan sa Los Santos. Huwag nyo na pong gagawin dahil malungkot po ang buhay dito sa kulungan. Kung makikita nyo naman po yan, parang mamamatay na po ako dito sa lungkot. Sa totoo lang, no? Dahil ako lang po mag-isa. Hindi ko alam, siguro dahil sobrang big time po ako na criminal, kaya binukod po nila ako, tapos ako lang mag-isa, no? So, ayan, you have 2 minutes left in jail, you know? 2 years na lang po, mga chong, dahil kasi dito kapag 10 years kang ikukulong, ibig sabihin 10 minutes yun, no? So, 2 taon na lang, makakabalik na po tayo sa ating masamang trabaho, you know? Pero guys, pinapangako po sa inyo, ito na ang pinakaunat huli na mauhuli ako. Nagpadalos-dalos lang talaga ako ngayon, no? Dahil sobrang tagal ko nang walang nakaw eh. Tapos lahat ng mga tao sobrang ano, sobrang sinisecure na nila yung mga supercars nila. Kaya naging ano ako, masyado na po akong nagpadalos-dalos, no? Eto na, you have 1 minute left in jail. At eto na, mag-abang na tayo dito. Sa wakas, palabasin nyo na po ako, please. Palabasin nyo na po ako. Magbabagong buhay na po ako sa panaginip. Ayun! Yes! You are released. Stay calm outside. Good luck! Wow! At eto na po mga chong. Sa wakas, nakalabas na po tayo sa Bilibid Prison po dito sa Los Santos. At nasan tayo? Grabe, ang layo ko po sa city. Ang problema po natin mga chong, no, napakalayo po natin sa syudad. Tapos wala po akong kotse dito na nakaparada para karnapin po natin. Wala. So kailangan kong tawak mo sa syudad. Kawawa naman ako. Grabe. Grabe naman yung ginawa nila sa akin. Hindi na makatakot ang mga chong. Susubukan ko ang tawagin si Irwin kung nandito siya. Ayan, call. Naku, mukhang hindi pa po siya online. Patay tayo. So yan guys, tatapusin ko na po dito. Maraming salamat sa panood. Kailangan ko pa pong maglakad sa syudad dito hanggang dito sa ospital para makapagpagamot na tayo at makabalik na po tayo sa masama nating trabaho. Alam niyo naman po yan. At sisiguraduhin kong una at huli na po natin makukulong to. Masyado lang po ako nagpadalos-dalos. Tsaka wala po kasi akong kasama, no? Hindi po online sila Irwin that time nung ginawa ko po yun. Kaya ako lang po mag-isa. Pagpasensya niyo na po. So I guess kailangan kong magnakaw ulit ng Nissan GTR para malagay na natin yun sa stolen supercars collection natin, no? So yan, syempre hindi ka pa na-subscribe, i-subscribe mo na yan at kita-kita tayo sa panibagong GTA 5 gameplay bukas at magja-jogging muna ako hanggang sa syudad. Peace out! Woo!